Meron ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang araw mga kapuntos. Welcome na naman sa ating punto por punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Brother Francis Pilinyo. Ayon po sa ating pagsasaliksik sa ating Facebook page, ang katanungan ay galing sa ating mahal na Kapuntos na tagapagsubaybay na si Randy Enriquez Celso Haso. Wala sa aral ng Diyos ng magbautismo sa mga sanggol. Kapuntos na Father Darwin, pakisagot po ang kanyang katanungan. Ito po ang ating paglilinaw patungkol dyan. Atin munang babasahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, chapter 10, verse 2. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. So inyo napakinggan po, ang lahat po na tumawid sa dagat ay nabautismuhan sa pamagitan ng ulap at ng dagat bilang tagapagsunod ni Moses. So nangyari ito panahon sa Red Sea, yung pagkahati sa dagat. Ngayon, meron bang kasaling mga bata sa panahong iyon? Atin mo na bubasahin ang pahayag mismo sa banal na kasulatan sa Exodo chapter 12 verse 37. Mula sa Ramises naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. So tingnan nyo, kasali pala ang mga bata na tumawid sa dagat. Silang lahat po ay binabautismuhan sa pamagitan ng ulap at ng dagat. So sabi nila, wala daw mababasa sa Biblia. Pero meron naman sa 1 Korinto, kapitulo 10, versikulo 2. Alam nyo ba na ang pangako ay hindi lang para sa inyo, pati na din sa mga anak ninyo. Atin munang babasahin ang pahayag ni Apostol Pedro sa Gawa, kapitulo 2, versikulo 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpamotismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So kita ninyo, ang bautismo pala ay para sa inyo. Sino ba itong inyo? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At sa lahat ng nasa malayo. Kita ninyo mga kaibigan, ang bautismo pala ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At meron bang isang apostol na nagbautismo sa buong pamilya? Ating babasahin ang Gawa, kapitulo 16, versikulo 15. Ito ang nakasulat, kapatid. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." So kita ninyo, nagbautismo ang mga apostol ng buong pamilya. Atin mo nang babasahin ang 1 Korinto 1:16. Anong nakasulat dito? Binautismuhan ko rin pala si Stephanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila, wala na akong natatandaang binautismuhan ko. So kita ninyo, ang pamilya ay binabautismuhan, ang buong pamilya ay binabautismuhan ng mga apostol. Ano ba ang kaulugan ng family? Ating babasahin ang dictionary, kapatid. A group
consisting of parents and children living together in a household. Kita ninyo, meron palang mga kabataan sa loob ng pamilya. At hindi totoo na hindi kasali ang sanggol sa pamilya. Dahil a family, a group consisting of parents and children living together in a household. So yan po ang ating punto por punto na sagot sa magandang katanungan. Fight, Ti Maria, attack CFD with a humble heart.